Hi guys! Welcome po sa aking YouTube channel. Sa hours pong ito, tayo na naman po ay mag-aaral ng guitar tutorial, guitar lesson, at mahalaga po ang topic nating araw nito dahil ituturo ko po sa inyo yung mga lead string, open string, at yung chords na rin kung paano ito gagamitin ng tama. Sa mga interesadong mag-aral ng gitara, please panoorin mo, tapusin mo ang video ito dahil napaka-importante ang ating topic ngayong araw na ito. Marami po kayong matutunan, kaya please lang panoorin, tapusin nyo ang video, at kung mayroon kayong katanungan, huwag mahiyang mag-comment sa baba ng video. Okay? Unang tanong, ano ba ang lead string? Paano natin gamitin ng tama or ayong chords ng gitara? Okay. Pag-aaralan po natin yung chords ng gitara at kung saan yung lead string. Okay? Pero bago ko sa inyo ituturo yung mga chords, iba pang mga chords, tuturo ko muna sa inyo kung ano ba ang ibig sabihin ng lead string. Ang ibig sabihin ng lead string, kapag nakakita kayo ng ganyang sign X, ang tawag yan ay lead string. Kapag nakakita kayo ng ganitong sign, O, open string. Yan. Papaliwanag ko sa inyo kung anong mga ibig sabihin nito, yung lead string at saka open string. Ang lead string, ang ibig sabihin, hindi ko na isulat, ang ibig sabihin ng lead string, huwag nyong kalabitin yung lead string kasi hindi siya magandang tunog. Kaya please lang sa mga nagigitara, marami po mga professional na gitarist, pero nakakalimot kong unawain itong X na ito. Okay? Sa open naman, sa open string, ay hindi po siya na ipiprit ng kamay, pero pwede po siyang tugtugin o pwede po siyang kalabitin. Yan po ang kagandahan ng lead string at saka open string. Mayroon naman ganitong sign. So ang tawag yan, that's. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung paano gamitin ng tama yung mga yan. Okay? Gawa tayo ng chords. Mag-i-start tayo sa C na chords. C na chords. Lalagyan natin siya ng chords. Okay. Kapag sinabing that's, ito na yun siya, guys. Yung may mga mark na yan, ibig sabihin, yan yung piniprit ng mga daliri natin. Okay. Lakihan natin. Okay. Ngayon, kapag open string naman, ito yan siya. Open. Open. Kasi, pwede siyang kalabitin, pero hindi siya iniipitan ng daliri. Ngayon, yung X naman ay ito. Ibig sabihin ng X, wag na wag nyong kakalabitin o wag na wag nyong pakikialaman kasi mapangit po ang tunog ng X. Ibig sabihin ng X is dead string. Halimbawa, ito yung C. Ayan. Kapag nag-strum po kayo, yung isang string sa taas, ito, IX, huwag nyo pong pakialaman, huwag nyo pong kalabitin. Kasi bakit? Kapag kinalabit nyo po, kapag ang chords nyo ay sa C, kapag kinalabit nyo yung dead string, ito po ang kalalabasan.
pangit po yung tunog ng dead string kasi dead nga, patay nga siya na string. Marami po sa atin mga gitarista na hala pataka lang o kaskas bisag nasa tuno naman yung gitara pero pangit po yung tunog kasi bakit yung mga dead string po kasi ay naisasama nyo pagkaskas. Ano ang dapat gawin para hindi maisama? Mamaya pag-aaralan natin yan. At pag-aaralan pa natin ngayon kung ano pa ang mga chords na mayroon pang mga dead string. Alam nyo ba sa A na chords ay mayroong dead string? Saan ang dead string niya? Ay ito sa taas. Pakita natin kung anong kakaibahan ng isasama ko pag play yung dead string at saka hindi. Ito. Dahil ang X niya ay sa taas, kapag sinama mo siya, ang tunog ng iyong gitara ay ganito. Diba pangit guys, pangit pakinggan talaga kapag mayroong dead string sa buhay nyo. Mayroong dead string kayong nasasama. Kapag wala naman, tingnan nyo ang tunog ng guitar. Kasi bakit? Hindi natin naisasama yung mga dead string. So, sana guys ay matuto pa. Mayroon pa. Alam nyo ba sa chords na D ay dalawa ang dead string niya? Nandito. Yung number 6 at saka yung number 5. Anong pagkakaiba? Basta, itong tatlong ito mayroong mga dead string. Ito. Tutugtugin ko ng mayroong dead string yung guitar. Ito ang tunog kapag sinama mo yung dead string sa pagkaskas. Pangit talaga, di ba guys? Kung pwede lang yung mga natutulog magigising at magagalit sa inyo kasi bakit hindi nyo po talaga na aayos ng tama yung inyong pagkaskas. Ngayon, ito naman ang tunog ng hindi natin nasasama yung dead string. O, diba maganda yung tunog? Ngayon, disiplina na rin to para sa ating mga gitarista. Kaya please lang gitarist, kung gitarista ka man o kung matagal ka ng gitarista, kung hindi mo pa ito alam, iwasan mo nang tugtugin, iwasan mo nang makalabit yung mga dead string sa gitara. Tandaan po natin, kapag sa chords na D, dalawa po ang dead string niya. Sa chords na A, isa lang. At sa chord na C, ay isa lang din. Pero kahit isa man yan o dalawa man yan, kapag inyong kinalabit, hindi po talaga maganda ang kanyang kalalabasan. Ang tips po, para maiwasan natin yung mga dead string na makalabit, ganito po ang tips nyan. Kapag sa D ka, dapat ka maingat sa pagpiplay. Ngayon, para mo maiwasan yung nag-i-strumming ka, para mo maiwasan yung dead string, ganito na lang gawin nyo. Pag nagkaskas ka, iwasan mo na mapunta sa taas yung kamay mo para hindi mo masagi yung dead string. Kung pwede na lang, ganito na lang, ang tatlong string na lang sa baba ang kakalabitin mo para hindi mo talaga maksali yung dead string sa taas. Halimbawa, o diba maganda ang tunog, maganda ang kinalalabasan kasi hindi natin natutugtog o hindi natin nasasali yung mga dead string. Yun po ang kagandahan na hindi po natin napapakialaman yung mga dead string. Okay? Maliwanag po guys? Okay. Dagdag pa tayo.
Sa chords na naman po tayo ng B minor. Alam nyo ba ang B minor o ang mga minor sa baba ng guitar ay mayroon ding lead string? Kala nyo walang lead string, mayroon pong lead string ang B minor. Ito po yung B minor. Ngayon, ito po ang problema sa kanya kasi yung mga manunugtog ay ito yung B minor. Tingnan nyo guys. Yan yung B minor. Kung minsan nakakarating ito sa taas. Pero kahit nakakarating siya sa taas, sa totoo lang guys, dead string yung taas niyan. Nilagyan natin siya kasi minsan inaabot nyo yung daliri nyo dito sa taas. Minsan naman hindi. Okay lang yan. Pero ang problema, yung sa taas ay X. Yung taas po ng chords ay dead string. Kapag ang chords nyo ay mga B minor, C minor, basta may mga minor sa baba. Tingnan natin ang pagkakaiba. Inipit ko si Jan. Ito po ang chords ng B minor. B minor, B, tapos yan. Okay, yan. Yung taas po niyan ay dead string kahit na inipit mo pa siya. Pakinggan nyo. Pangit po ang tunog kasi mayroon kang dead string na nasali. Kaya ang magandang gawin dyan, yung dead string sa taas, huwag nyong isali. Ito lang sa baba. O kaya ganun nyo na lang. O kaya ganyan nyo na lang. O diba guys? Kasi marami akong nakikita mga gitarista kapag nagma-minor na sila, nag-B minor, or basta dito na sa baba, ay sinasali nila yung taas. Mali po talaga kasi pangit po pakinggan kapag naisasama mo siya sa mga ganong pagtugtog. Okay? Marami pa pong iba. Mayroon pa. Sa chords na naman tayo na F. Alam nyo ba na ang chords na F ay walang lead string? Kaya yun po ang kagandahan. Kapag may F kayo na chords na ginamit, pwede nyo pong kalabitin lahat. Ah, kasi wala po siyang lead string. So ang mga chords na walang lead string ay yung chords na F, chords na G, chords na E minor. Ayan po, wala pong mga dead string yan siya. Pero kapag pagdating na sa A, mayroon po, at saka sa D, sa mga minor sa baba, B minor or C minor, basta dito na sa baba ay mayroon pong mga dead string po yan. Okay, thank you so much sa inyong panonood. Abangan nyo pa ang susunod nating mga video.